Good evening, Basta. Una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil ginabayan niya po kami na dumalo sa inyong pong pagtitipon na kung saan ipinagdiriwang po ninyo ang ika-12 anniversary. Nakikita ko po at nagagalak na patuloy po ang bawat isa na lumalago sa pagpupuri po sa ating Panginoong Diyos. Ako po'y kinakabahan, subalit ako po'y tumayo dito sa harapan, hindi upang itaas ang ating sarili, kundi upang itaas ang ating Panginoong Diyos. Dahil sabi po nga niya, kung kakaya mo ako sa harapan ng iyong mga kapatao, kakaya rin kita kanya wala na po akong may dadagdag sa sinabi po ni Pastor Alvin kanina dahil ang ganda po ng kanyang mensahe. Dinagdagan pa po ng napakagandang encouragement ni Pastora Rosemary Rapanot. Sabalit, minsan po, napakadaling sabihin po yung stand firm. Napakadaling sabihin po. Pero minsan, aminin pa rin po natin o hindi. Napakasimple yung mga problema po na dumadaan sa ating po mga buhay. Tayo po ay nangihina. Minsan naman, dahil po sa ating pong nangyayari sa ating pong kapaligiran, sa ating pong mga kapatiran, sa ating pong mga leaders, kaya din po minsan sa ating pong mga pastors. Pero nawa, mga kapatid, kung talagang binabasa po natin at time-time na nananalangin sa ating Panginoon na tayo bibigyan ng sapat na pagkaunawa upang maintindihan ang mga nangyayari po sa ating pong kapaligiran, hindi po tayo matitinag. Hindi tayo mawawala. Lalo na kung yung binabasa nga po natin ang ating pong mga Biblia. Pero hindi naman po tayo nananalangin. Kilala po ba natin ang ating Panginoong Diyos? Amen. Tanong ko ulit. Kilala po ba kayo ng ating Panginoong Diyos? Amen! Nawa, mga kapatid. Dahil sinabi po niya, mayroon lang po akong kunting babasahin sa sinabi po niya doon sa John 16:33. Ano po ang sabi po niya doon? Kahit kaano po ang ating pong mga problema. Sinabi po niya, I have conquered the world, sabi niya. Kaya kahit ano pa ang mayari po sa ating buwan. Minsan po kasi, yung mga problema po na dumadaan po sa ating mga buhay, paulit-ulit lamang po yan eh. Minsan po kasi yung pag bumalik po yung problema, dinadivert po natin yung ating pong gawin upang solusyonan po yung ating pong problema. Sumusunod po tayo sa uso. Hindi na po tayo lumuluhod sa ating pong Panginoon. Hindi na po tayo nagbabasa. Kundi, Lord, alam mo na po ang ating kong sabihin. Mananalangin na lang po tayo sa isang araw. Pagkagising na lang po natin sa umaga. Pagkatapos ng tanghali o kaya hapon o gabi, wala na po. Tulog na po tayo. Bakit? Pagod po ba siya ang Panginoon? Alam mo na po. Pagod po ako. Pero hindi po dapat. Dahil ang Panginoong Diyos po sa atin, magbibigay po ng kalakasan. Amen. Sabi ko nga, mga kapatid, stand firm. Pero hindi mo po magagawang mag-isa yan. Kahit ako hindi ko po magagawang mag-isa yan, humihingi po ako ng tulong para tulungan niyo po kung maging matatag. Ngayon din po ako. Sa pamamagitan po ng pagpapanalanginan po ng bawat isa. Dahil may pangako po ang Panginoong Diyos po sa ating lahat. Sinabi po niya muli sa Hebreo 13:5, your conduct must be free from the love of money. Yan po, minsan problema po natin. And must content with what you have, for He has said, I will never leave you, nor forsake you. Tapos sinabi niya, ang bait po ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, stand firm. At nawa, imbitahin niyo muli kami sa susunod na anniversary. Amen! Naman mga kapatid, maraming pong salamat dahil hindi pa po malaman yung aking pong sinabi dahil napakalaman po ng mga sinabi po ng ating pastors. Kaya ako po'y nagpapasalamat din dahil bigyan ako ng pagkakataon. At in behalf of our pastor, na wala po siya rito,
kami po ay nagagalak na makasama po muli kayo rito. At aking nga pong tinatawagan ng aking pong mga kapatid na kami po ay tatayo sa inyo pong harapan at alam po namin kung ano po ang sasabihin po namin o ano po yung gagawin po namin. Napakaganda po kasi ng doses ni ng ating mga kapatid dito sa New Life eh. Tapos ng mga kapatid sa Kuchum. Naiiyak na po kami tumayo rito pero sa ating Panginoong Diyos gagawin po namin ito. Kinakaka po ni Moses nung gusto niyang ilabas yung mga Israelita. Lord, paano? Dahil nauutang siya eh. Hindi po siya makapagsalita ng maayos. Magbibigay ako ng kasama mo ka ng Panginoon. Ngayon naman, kanina naman, Lord, paano ako kakanta eh? Pangit pa rin ang boses ko. Magbibigay ako sa kanila ng tahinga na hindi yung boses mo parang nilagay nila, kundi yung mensahe ng boses mo. Amen! Kaya kanta ang kanilang papakinggan. It's a trial, because I know.
Kami rito upang para alam kung ating Panginoong Diyos.